hello hello mga ka-Hardeen. Sa video na ito ay pag-uusapan natin itong water jasmine o swamme. Pero bago muna yan, paki-like naman ang video na ito and subscribe na rin dito sa channel natin para lagi kang informed sa kung ano man mga nangyayari dito sa Hardeen. Alright, so meron tayong bagong addition dito sa Hardeen. Ito ay ang tinatawag na swamme o water jasmine. Itong swamme ay kasama sa pamilya ng mga jasmine plants, so kapamilya niya ang Arabian jasmine or mas kilala sa tawag na sampagita. Unlike sa sampagita, medyo manipis at pahaba yung mga leaves nito. Pero kagaya ng sampagita, eh mapuputi at mababango ang mga flowers nito. Itong halaman nito ay pwedeng lumaki hanggang 20 feet, pero isa ito sa mga usual na ginagawang bonsai plants. Kung hindi ako nagkakamali, eh sacred sa mga Buddhist itong halaman na ito. Kaya sacred Buddhist ang isa rin sa tinatawag dito. Malimit din itong nakikita sa mga Buddhist temple. Okay, so itong swamme natin, eh lalagay na natin siya sa pot. Kagaya ng dati, make sure na kapag magre-repot tayo, eh palipasin nyo muna ng isang araw bago kayo magrepot ng bagong delivered na halaman. This way, eh para makapag-adjust siya sa bago niyang surroundings or environment. So, kailangan natin ng potting soil mix na nabili namin sa Aditas Farm Supply. Check nyo sa description box yung link ng shop nila. Meron din tayo dito na pumice, pandagdag lang naman ito just in case. So, optional lang siya. Ilalagay natin itong swamme sa isang clear na pot. Okay, so buhos na natin itong soil mix natin sa planggana. I-check tapos haluin muna natin itong mix. Mukhang hindi na naman kailangan ng additional pumice. So, analagay na lang natin sa ibabaw yung extra pumice. Next, maglalagay tayo ng isang layer ng soil mix sa pot. Hindi natin kailangan punuin yung pot kasi ilalagay pa natin yung ibang soil ng swamme tsaka yung halaman mismo. Next, tatanggalin na natin yung halaman sa pagkakabalot tapos ilagay na natin siya sa pot. Para ma-avoid yung sobrang transplant shock, eh magre-retain tayo ng soil or growing medium na kasama ng halaman. Mukhang itong swamme, purely rice husk yung ginamit. A few moments later. Alright, nalagay na natin yung halaman sa pot. So next step natin ay lalagyan natin siya ng manipis na layer ng pumice sa ibabaw. After that, didiligan na natin yung halaman natin. Naglagay ako ng plant growth promoter sa pandilig natin. Siguro around 5 to 10 drops ang nilagay ko dito sa 2 liters na lalagyanan ng tubig. Mabibili din itong plant growth promoter sa Aditas.
Maglalagay din tayo dito ng moisture meter para malaman natin kung time na ba diligan ang swamming or hindi pa. Alright, so paano ba ang tamang pag-aalaga ng water jasmine? In terms of lighting, kailangan niya ng isang maliwanag na lugar. Pwede niya matolerate ang direct sunlight up to 4 to 6 hours. Sa soil and watering naman, kailangan niya ng well-draining na growing medium. Matakaw siya sa tubig lalo na kapag nag-bloom na siya. So as much as possible, kailangan moist lagi yung soil. If wala kayong moisture meter, pwede nyo siya diligan once a week. If sobrang init naman at pansin nyo lagi natutuyo yung topsoil niya, pwede nyo siyang diligan daily. In terms of fertilizer, balanced fertilizer will do. Pero may times din na kailangan nyo siya lagyan ng mas maraming potassium tsaka phosphorus para mas magandang bloom niya at mas mahaba. Pwede nyo siya lagyan ng slow release ng fertilizer katulad ng Osmocool. Tapos paminsan-minsan, spray kayo ng liquid fertilizer para pang-amend lang sa Osmocool. Mas maganda kung paminsan-minsan, i-prune nyo rin itong swami. Kasi there are times na medyo out of control na siya. This is to avoid din yung mga pests katulad ng aphids at saka mealybugs. Kapag magkaroon ng infestation, pwede kayong mag-spray ng organic fertilizer katulad ng neem oil solution. Okay ba? If meron kayong mga tanong or suggestions, huwag kayong mag-hesitate na mag-comment sa baba at magre-respond kami sa inyo hanggat sa kaya namin. Kung interesado kayo sa mga ginagamit namin dito sa Ardeen, check nyo yung description sa baba at nakalagay dun kung saan namin sila binili. Hanggang sa susunod na video, bye!